Umaga pa lang ay abala na ang restaurant supervisor na si Mads Dizon. Inaayos niya na ang lahat ng kakailanganin sa kanilang kainan dito sa City of San Fernando, Pampanga. Una niyang minomonitor ang alcohol dispenser at digital thermometer sa labas. Kailangan din ay maayos na nakikita ang one-seat-apart sign sa bawat dining area. Ang 15 crew ng restaurant fully vaccinated na rin umano kontra COVID ayon kay Mads. Sa halos 2 taong paghihigpit bunsod ng pandemya, talaga namang naging matumal umano ang pasok ng mga nagda-dine-in na customer. Kaya naman laking tuwa nila ng pahintulutan na ng Pampanga Government at Provincial IATF ang 70% dining capacity sa mga kainan. 70% it means talagang magbo-boost na yung sales namin. Lalo na ngayon, pwede na mag-accept sa function hall. Nakapaloob din sa Executive Order 17D-2021 na maging ang mga non-resident ng lalawigan ay maaari nang bumisita o pumasyal basta't sila'y fully vaccinated. Walang sintomas ng COVID-19 o may maipakikitang local o foreign vaccination card. Malaking bagay raw ito sa mga resort owner tulad ni Rosita Torres mula sa Barangay Panipuan sa siyudad San Fernando. Higit 2 taon na umanong matamlay ang bilang ng mga pumupunta sa kanilang garden resort. Nga po, mahina po. Alos mga 10% na lang. Umaasa naman si Rosita na sa darating na mga araw ay mas luluwag pa ang quarantine status kung patuloy na bababa ang COVID cases sa buong bansa. Kailangan dito yung mga bata dahil pag wala na yan, hindi yung pinapasok yung bata, alis na yung customer. Dahil nakapailalim pa rin sa modified GCQ ang Pampanga, bawal pa rin lumabas ang mga 15 years old below at 65 years old pataas. Dahil kahit papano'y malaki na ang chance ang tumanggap ng mas maraming bisita, tuloy-tuloy na ang paglilinis sa resort ni Rosita. At maging ang mga room accommodation, inayos na rin ang mga pagitan sa oras na may mag-check-in. Ipinaalala naman ng Provincial IATF na hindi pa tapos ang pandemya at nandyan pa rin ang banta ng COVID-19 transmission. Sinusubukan umano nila ang iba't ibang ligtas na pamamaraan upang kahit papaano'y magbalik sigla ang ekonomiya ng probinsya. Base sa October COVID report ng Pampanga, umabot na sa 47,130 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan, 2,190 ang active cases, 2,466 ang namatay at 42,474 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.